Dead on the spot ang isang rider matapos magulungan ng 10-wheeler truck sa QC. Sa Maynila, ginulat ng arrest warrant ang isang lalaking nakabagok daw ng ulo ng senglot na bigla raw pumasok sa kanilang bahay. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Ian Suyo. Dinatnan namin ang rider na ito na naliligo na sa sarili niyang dugo sa intersection ng Aurora Boulevard at G. Araneta sa Quezon City kaninang madaling araw. Dead on the spot siya matapos magulungan ng 10-wheeler truck. Dito sa kahabaan ng Aurora Boulevard sa aking likuran nang galing ang truck at sinubukan itong kumaliwa patungo sa G. Araneta. Ang problema nga lang, no left turn kaya't nakasalubong niya ang motorsiklo na nagresulta sa aksidente. Agad na aresto ang driver ng truck na si Donato Camba. Sinubukan pa raw niyang tumakas, pero todo tanggi siya dyan. Hindi po. Pumigil po ako riyan. Marami po tao kaya ako umalis. Tumuko po ako sa pulis. Kasi pag pumunta. Dito? Baka po akong siyang madaliin. Hindi dito ako galing eh. Parito. Ha? Paparito po. Bigla siyang sumulpot? Upo ang bilis po, takbo. Nagpapagaling ngayon sa ospital ang angkas na nagtamo ng mga galos. Sa barangay Maharlika din sa QC, kalaboso ang mga construction worker na sina Richard Fuente Blanco at Ronnie Bacho. Sinita sila ng mga tanod matapos makitang naglalabas ng yero mula sa ginagawang SK Hall ng barangay. Bago pa dyan, may tip ng ginagawa raw na drug den ang construction site. Nang halughugin nga nilang mga gamit ng dalawa, nakita ang isang sachet ng hinihinalang shabu na nasa 400 pesos daw ang halaga. Itong katiwala na to, kinanta na po natin ang asawa ng foreman dyan na may gumagamit niya sa loob. So, siyempre, chinek na rin namin yung mga gamit niya sa loob. Then nakita na namin siya ng mga karapatanda sa kanong alam niya na yung shabu. Pero todo tanggi ang dalawa na sa kanila ang droga. Hindi po totoo yun. Kanina yung mga drugs na yun. Gagawa lang po nila yun. Pero wala raw duda ang ebidensya. Kaya mahaharap ang dalawa sa kasong paglabag sa Dangerous Drugs Act. Sa Santa Ana, Maynila, dinakip naman sa bisa ng arrest warrant ang tricycle driver na si Ronald Bagaporo. Wanted si Bagaporo sa kasong attempted homicide dahil nabagok ang ulo ng tenant sa paupahan ng kanyang misis matapos niyang itulak umano palabas ng kanilang bahay. Siguro, nagkamali ng pintuan na papasukan. Ngayon, itong si suspect natin, pilit na ipinapalabas yung biktima. Yun, sa kasamang palad, nung pagtulak niya palabas, naunang tumama yung ulo dun sa pasimano ng bahay. Yun. Gulat naman ang suspect na may kaso pala siya. Pero sabi niya, dapat siya pa nga ang nag-asunto dahil yung nagdemanda sa kanya ang biglang pumasok ng kanyang bahay. Kahaman po ng away po kasi lasing po yun eh. Di na namin po siya pinapansin. Pasok po niya yung bahay po namin po. Kaya po nung pinagsusuntok niya na po kami, pati po yung anak ko eh, saka yung asawa ko po. Naawat ko na po siya, naitulak ko na po siya dun palabas po ng bahay namin. Sa kabila niyan, sumama naman ng maayos sa pulis si Bagaporo. Para sa 1PH, Ian Suyo, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.